Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 17 Chinese timbog sa Pogo raid sa isang resort sa Tagaytay. 17 ring foreign nationals sa sangkot sa large-scale online scam, arestado sa Makati City. 2 suspect sa pagpatay, arestado sa Palawan. Education Secretary Sunny Angara, aminadong nasa kritikal na kondisyon ang edukasyon sa Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasa 17 Chinese sa isang resort sa Tagaytay City. Ni-raid ng NBI Cybercrime Division ang isang resort sa Barangay Francisco matapos itong makatanggap ng tip mula sa isang Chinese na tinatorture umano ng mga suspect. Nagawa ring mailigtas ang biktima. Bukod dito ay nadiskubre rin ng otoridad ang computer workstations at ilang mga cellphone na ginagamit umano ng mga suspect sa illegal na pogo. Timbog sa operasyon ng 17 Chinese nationals kabilang ang 4 na babae. Sa kaparehong balita, nasa kotery ng NBI CCD ang 17 ring foreign nationals na sangkot umano sa large-scale online scamming activity sa Makati City. Kabilang sa arestado ang 15 Chinese, isang Malaysian at isang Taiwanese na huli sa aktong gumagawa ng illegal na aktibidad. Kompiskado rin sa operasyon ang ilang live electronic devices gaya ng desktop computers, laptops at cellphones. Arestado ang 2 suspects sa pamamaril at pagpatay sa isang hot pursuit operation sa bayan ng Bataraza sa Palawan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Edwin, 42 anyos, at alias Jemal, 35 anyos, kapwa residente ng Barangay Rio Tuba sa nasabing bayan. Natatanda ang natagpo ang patay si James Abdullah Dengal sa nasabi ring barangay matapos itong barilin ng mga naturang suspect. Nakumpiska mula sa 21 baril na posibleng ginamit sa pamamaril, 2 banana type na magazine at mga bala. Lumalabas sa investigasyon na selos ang motibo ng pagpatay sa biktima. Aminado si Education Secretary Sunny Angara na nasa kritikal na kondisyon ang estado ng edukasyon sa Pilipinas. Sa isang luncheon na isinagawa ng European Chamber of Commerce of the Philippines, ipinabatid ni Angara ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon. Inilarawan ng kalihim na mayroong learning crisis na nangyayari sa bansa. Aniya lumalabas sa pag-aaral na 5 at kalahating taon nang naiwan ang mga mag-aaral sa Pilipinas pagdating sa comprehension at competencies sa educational system. Dagdag ni Angara maglulunsad ng recovery program sang pamahalaan para harapin ang suliranin ito. Kabilang sa tinitingnan ay ang proposal ng Kongreso na tanggalin ang regular curriculum. Dito itutuon lamang ang pagtuturo ng foundational skills tulad ng literacy, numeracy, reading comprehension, math at science. Pinag-aaralan ng DepEd na baguhin ang senior high school curriculum. Gayunpaman, nilinaw ni Angara na hindi tinitignan ng ahensya na ibalik ang dating 10-year curriculum. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.